perfect, crunchy. Mm-hmm. And then hindi siya din masyadong maalat, hindi masyadong matamis. Magandang araw mga kaibigan. Alam nyo ba na ang mga Pinoy pagdating sa usaping pagkain ay hindi magpapaiwan. Higit lalo kung may nakikita itong bakong bukas na establisimento o mga kainan. Ito rin ang dahilan kung bakit sumugod kami dito sa Quezon City malapit sa Tandang Sora. Sapagkat may nababalitang mayroon daw dito di umano isang bagong bukas na tindahan ng pizza. Pizza sarap. Naku, kita pa lang sa pangalan katakam-takam. Kaya't kasama ko ang aking siyempre mga barkada na si Grandis Kunik at Gasanto TV, kamay dumerecho dito sa Quezon City. Good morning! Ako po si Mary Jane Mendoza. Nakilala namin ang may-ari ng establishmentong ito na si Miss Mary Jane Mendoza. Gawa daw sanhin ng pandemya kung kaya't nabuksan ng kanyang kaisipan na pasukin naman ngayon ang pagtitinda ng pagkain mula sa pagiging speaker ng isang dating sikat na kumpanya ngayon ay nagbuo na ng kanyang sariling kumpanya at ito ang pinakamasarap na pizza sarap. So, paano ako napasok sa pizza sarap o sa food business na ang pizza pala ay isa sa mga 10 na laging nandiyan. Top 10 siya na pagkain sa, especially sa Pilipinas kasi mahilig ang tao sa mga pagkain at mahilig ang tao sa pizza. Ito yung bago ko ngayon, mozzarella combo, na kung saan, napakamuro lang ito, grabe. So, matikman nyo to at nilagyan ko na konting herbs. Mamaya po, tikman nyo kung gano'ng kakasarap yung lasa niya. So ngayon, Ma'am Jane, ikaw mismo personal lang nag-aasikaso ang tumitingin nito. I'm very hands-on po sa negosyo natin dahil ito po ngayon ang goal ko ay dumami ang franchise natin. So magagawa ko po yun kapag ako mismo personally ang nag-handle nito para yung experience ko ay pwede ko rin ma-share sa mga franchise natin. So po naglabas ako ng overload. May chicken ham. Meron siyang pepperoni. Kaya yung mga variant nga kasi ito yung bago. Yung tinatawag kong mozzarella combo. Titikman niyo mamaya yan. Lagay ko lang muna dito. Eh, tignan ko pa kung ano mga flavor na available. So, ilang minutes yan? Mga 10 minutes na pagpapainit, frozen. Pero kapag nasa frozen to, usually mga 10 to 14 minutes. Personal niya kaming ipinaghanda ng isang pizza na aming matitikman sa araw nito. Dito, ating masusubukan kung tunay ngang masarap talaga ang pizza sarap. Hawaiian. O, tikman niyo po yung ating Hawaiian. Ito na mga kaibigan, moment of truth. Siyempre, umpisahan ang kainan. At siyempre, atin ang huhusgahan kung ano nga ba ang sarap nitong pizza sarap. Titikman tayo din. Titikman ko rin siya. Ito ngayon, oh. Tingnan mo naman ang kapal, oh. At siksikaw mga kagrandis, nakupo. Ang masasabi mo, Brad P. Niya. Yung una yung tinapay, no? Manifest, tapos yung promise niya. Kapal. Tapos pag ginagat mo. Ako. Yun na yung ano, kasi naiiwan sa dila yung nagko-complement yung ano eh. Yung ganyang mga toppings. Oo, oh, grabe. Patingin nga. Parang creamy. Kaya sa tumutulog. Mm-hmm. Ako naman. Ito. Susubo. Kaya mapapansin nyo yung iba, pagka lumamig, minsan hindi na nakakain kasi malamig na. Pero ito ang maganda, kahit malamig siya, masarap ka rin siyang kainin. Yung doon niya, perfect, crunchy, and then hindi siya din masyadong maalat, hindi masyadong matamis. Kumbaga, nag-blend yung sweetness at saka yung salt niya. Kaya ang kinalabasan niya is perfect.
And then, yung cheese na nilagay nila is talaga ng parang creamy siya talaga. As in talagang parang pamamahalin, pero yung presyo niya is sulit na sulit talaga sa binayaran mo sa isang pizza. Swak na swak sa presyo niyo. Yung presyo niya is pangmayaman, pamahalin, pero yung presyo niya is pangmasa. Affordable, sa manong sabi. Power! So tama, tama yung sinabi. Tapos pag tinikman mo na, hindi mo alam yung presyo. Alam mo mamahalin. Mamahalin, oh. No? Pero, kumbaga ito yung tipong inangat nila yung lasa, ibinaba naman yung presyo. Presyo yung pangmasa. Hindi tinipid yung ingredient na ginamit nila, pero yung presyo is tinipid. Ibig sabihin, binabaan. Binabaan. Oh, para ma-afford ng mga customers, na karamihan ng mga, yes, mga pizza lovers. Kaya ang mga bata talaga, pagka yung umorder niyan, talagang nag-repeat order talaga sila. Kasi sarap na sarap sila sa lasa ng ating... Sa ngayon, sa kasalukuyan, meron bang ano, pwede bang umorder nito? Halimbawa, gusto kong bumili sa iyo, magpa-deliver ako sa kainta. Pwede, sagot mo lang ang shipping fee. Ang shipping fee? Yes. Oo. So, ano yan, pwedeng i-order sa inyo? Pwede i-order, tawag ka lang. Si Odi, pwede si Odi nito. Pwede rin si Odi. Mga 1 hour. Isa sa pinakamagandang disenyo ng kanilang serbisyo ay ang pwede kang umorder. Isang oras ang aantayin, pwedeng-pwede, at i-deliver mismo doon sa bahay ninyo. Babayaran lang ang shipping fee. So kahit saan ka man, basta't mararating ng sasakyan, pwede kang umorder sa kanila. Para mag-order sila, yun ang ginagawa namin. Ay magkano lang ang delivery fee? Ito, nalikya ko ng konti. Ay, sorry. Nalikya ko ng konti. Okay. Habang nag-uusap kami, naglabas pa si Miss Jean ng pangalawa. Eh ito na ang pangalawang huhusgahan namin. Yan man yung mozzarella. Ito magandang presentation talaga. Ito, kumbaga, kung i-rate ko siya ng 100%, siguro mga nasa 95 or 98. 95 to 98. Sa presentation, pagkakalagay ng toppings. And then yung color niya. Hindi yung parang medyo may pagka-golden brown na siya. Ito kung bibigyan itong ano sa'yo, bro. Sa akin, i-rate ko siya ng nasa 92. 92? 92. Ang pinakahataas, pinakamataas is 100%. Pero 92 ang rating ko sa kanya. Kasi yung sweetness niya at saka yung pagkaalat niya is nag-blend siya. Sabi-sabi, nagtugma yung alat niya at saka tamis. Hindi masyadong matamis, hindi masyadong maalat. Sabi-sabi, nasa in-between siya. Bro, wala akong masabi talaga. Wala akong masabi. O ito, lalo na ito. Ito naman pangalawa. Ito yung pangalawa. So meron siyang mozzarella. Mozzarella. Tapos, ang wala lang dyan, yung beef. Kasi nag-over siya sa toppings. Pero kagandahan dito, meron siyang, nilagyan ko na kunting herbs, depende kung magugustuhan nyo ha. Oo. Yan yan, tikman nyo. Ano po yung kulay pula yan, ma'am? Ano, ham ba yan? Ham and pepperoni. Pwede ko tanggalin yung herbs. Sayang, si Mike Bural nasa labas. Makatikim sana. Sayang. Naalala ko. Magsisisi yun. Diba? O talaga, nga, parang yung Italian cheese talaga na imported ang dating kasi sa tiyo pa lang niya, katakam-takam na. Try it. Kung halimbawa, mahilig yung bumili sa mga mall, ano? Ito na. Yes. Ito lang, yeah. Pero the same din yung kaya. Hindi nyo na kailangan bumili o pumunta sa mga mall na mamahaling branded na pizza. Pupunta ka pa sa mga dito sa Pizza Rock? Oh! Pangalan pa lang. Pangalan pa lang, mapapasarap na kayo. Nakalimutan ko mag-serve ng ating hot sauce. Ultimo hot sauce po natin, Del Monte yan. Tama nga yung sinabi. Pizza Rock. Pizza. Manulunod din sa sarap. Alam nyo kung magkano lang yan, napakamura lang. Oho! Yes. Magkano ang presyo ng dito? Actually, nag-average lang ngayon ng 100, dito 168 to 178. Ito is 188 to 198 lang. Pero grabe naman, tingnan nyo, mozzarella pa nilagay namin. So dito, pinan ang doble. Diba? Hindi natin tinipid yung lasa. At parang may patay upcoming soon. Ma'am, products na yung medium mas, kasi yung ibang mga customers, yung mga pizza lovers, naghahanap sila yung medium mata. Ito fake yung anong na. Yung makapal ang dough. Mm-hmm. Magkakaroon kayo kayo niyan? Kasi napansin ko ngayon, hindi ka kapakal. Actually, sakto lang yan. Sakto lang ako. Based kasi karamihan, ayaw nila na sobrang kapal. Mas pinanindipisan nga nila sa amin ngayon, mas sabi namin sige. Okay. Pero ang
thick or thin, overloaded siya sa toppings. Tinitikman natin na wala siyang sauce, no? Mm-hmm. So this time, itatry natin. Nalalagyan naman natin yung sauce. Para sauce so yung sauce magiging lasa niya. Shoutout nga po pala kay Mike Murala, bro, kung nasaan naman. Basta para sa'yo yung subo na ito, no? Nakakalungkot man na wala ka rito. Isang kaibigan namin, dating kasama din namin. Pero shoutout na lang sa'yo, bro. Basta kami lang muna kakain ito para sa'yo na rin. And hot sauce. Hot sauce, kung ano niya. Kung ang maging lasa niya. Kasi kanina kinain natin yung without na sauce. Hot sauce. Ngayon lalagyan natin yung hot sauce. Hot sauce. Ayun mo ba? Ayun pa. Dami na. Natin yung hot sauce. Di, kung mahilig sa hot sauce, kaso dapat. Ito with hot sauce. May hot sauce. Nanginain na kayo. Nanginain na lang kayo dyan. Uubos na kami. Mas masarap ang may hot sauce. Lasang-lasa yung oregano. I love oregano. Masarap. Kasi talaga may oregano kasi parang lumalabas talaga siya nasa parang Italian pizza. Kasi may Italian. Mga Italiano mahilig sa oregano. Yes. At sa amoy pa lang, maalarangap nyo agad yung aroma ng oregano. Sarap. So at least, ano, talagang nag-isip ka, nag-ano ko na, alam mo kasi, pagdating kasi ang Pinoy kasi, pagdating sa pagkain, alam yan eh, talagang hinahanap, diba? Pagkain. Pinoy talaga ano yun eh. Hindi pwedeng hindi ano pag may mga ganito lalo na kung bago makikita sa trabaho mo. Kaya swerte ang mga nais talaga. Yes. Ang daming kasi, puro promo, puro giveaways. Dahil mura na, masarap pa. Napakaganda dito no? Kasi hindi lang siya pwedeng bumili ka. Like for example, kung sakang nagnanais na maghanap ng negosyo, magtayo ng negosyo, katulad nito, open for franchise sila mga kaibigan. Approve ako dito. Ito naman, ang wala nga lang dyan yung beef. Wait. So, ito mga ibigay itong, bro. Yes. Dito, anong masasabi? Yung mga lawa, sa akin ha, pinaka the best kasi mahilig ako sa medyo, yung sa kulay pa lang. Parang kung titignan mo, eh, parang ma-attract ka talaga. Kasi siya nagbigay sa kanya is yung kulay niya, nagkaroon lang sa mga bata, attraction sa kulay ng alam mo, parang nasa isip nila is either na cheese, ano yan, hot dog or sausage or ham. Unlike doon sa una-una, kasi since mga beef lang ang naka at saka yung pineapple, medyo hindi masyadong presentable ang dating. Although, pag tinikman mo, talagang masarap yun. Pepsa! At tawag ito? Yung ham? Moza. Mozzarella. Mozzarella, may ham. May ham, and may then cheese. May cheese. Ayan, pero... Higit sa lahat, yung may ano herbs na hinalo yung oregano kasi talagang naglasang Italian pizza ang dating. Guys, kung sakasakali, since na nandito na lang sa social media tayo, panoorin nyo lang, follow mo ako sa Gatchanto TV and Gian Eduardo Rosenberg sa Facebook page ko yun. At saka sa personal account. At saka ground disconnect. Sa YouTube is Gigalae. Ito po aking yung likod taong gala. Makikita po tayo sa Facebook. Mayroon po tayong 17,000 followers. And then sa YouTube po, pwede po ninyo i-follow 57,000 followers. Siyempre mga kaibigan, sa pagkakataong ito, at least po din nare-recommend, Miss Jean Mendoza, mayroon din po siyang page sa Facebook. Abangan niyo po ang isang matinding mga motivational content na ibibigay sa inyo ni Miss Jen kung paano ang kanyang mga pinagdaanan sa larangan ng pagninegosyo. Pakitutukan po mga kaibigan sa susunod ng mga upload niya. Makikita po ninyo ang kanyang mga dagdag pangkwento. So mga kaibigan, makikita po ninyo again sa baba kung saan po makikita ang address nila at kung paano natin makukunta. Sa lahat po ng nandyan mga kaibigan, maraming salamat. Sana aparte din kayo ng vlog ito, paki-comment naman kung ano po yung nakikita niyo rito. Hanggang sa muli po, taong gila. God bless. We'll be right back.